Sa mga amigos nating hindi nakanood kanina ng live vlog con ni Mark Magnifico Magsayo na isinagawa ng buong pwersa ng BCCP, maaari nyo po itong mapanood ng buo sa channel ni Pau Salud sa Paucast. Dahil ang inyong matutunghayan ngayon ay bahagi lamang po ng inyong lingkod, ang aking munting paikipagkwentuhan kay Mark Magnifico Magsayo. At kung wala na, isunod na natin ang ating kaibigan. What's up, my friend? Nakamute. Ayun. Ayan. Okay. Pare, my check. Dalawa lang kasi yung tanong na sinad mo sa akin eh. Ikaw na bahala kay Mark. Kung okay lang kay Mark na magdagdag ka ng tanong, bahala ka na, pare. Huwag mo lang siya i-flip top battle, ha? Of course. Okay, pare. Salamat. Thank you. Walang preno. Okay. Yo, kumusta ka dyan, Mark? What's up? Kumusta ka dyan, bossing? Okay lang. Okay, sige. Kasi ano, Mark, yung tanong ko sa'yo, kasi sa music, kapag yung mga musikero, inaaral din nila yung roots eh, di ba? Yung mga katulad sa Eraserheads, parang naging, yung Beatles yung naging parang ano nila eh. Parang pinaghanguan ng estilo nila, di ba? So yung, kaya yung tanong ko, kung si Sugar Ray Leonard hango yung style niya kay Muhammad Ali, tapos yung mga bagong rising star ngayon tulad nila Devin Haney, si Tank Davis, hango yung laro nila kay Floyd Mayweather Jr., maaari ba naming malaman yung estilong Mark Magnifico Magsayo eh saan hango yan? Siguro kay Idol Pancho Villa. Pancho Villa? Oh, Pancho Villa pala. Napakatagal ng boksingero nun. Ikaw ba pinanood mo din siya? Pinanood ko yung laban nun sa YouTube. Okay. So, Mark, since nasa featherweight division ka, sinubaybayan ko rin tong division na to, bata pa ako. Andyan sila Prince Nassim Hamed, Luisito Espinosa, galing din dyan sila Alexis Arguello, Asuma Nelson, masyadong maraming magagaling na nagmula sa featherweight division. So, sa tingin mo ba yung skills mo ngayon, darating ba yung panahon na mapapabilang yung pangalan mo sa mga top featherweights na yan? Para sa akin, gusto kong marating din yung narating nila. Kaya gusto kong ipakita sa kanila na kaya kong gawin yung ginagawa nila. So, kaya kong mapakita na mag-world champion sa featherweight division. Okay. So, Mark, yung featherweight division, ito ah, wala pa kasi sa Pilipinas. Although meron na tayong Manny Pacquiao na naging 8th division world champion, pero wala pang Pinoy na nagiging undisputed champion. Yun yung hawakan ang WBC, WBA, WBO, tsaka IBF. So wala pang Pinoy na nakaagawa nun eh. So ngayon, kung ikaw ba mag-world champion, balak mo bang hakutin yung belt o tutularan mo na lang si Pacquiao na tatalon ka ng mga division? Maganda pa rin yung tatalon ng division kasi abang umakyat ka, maganda yung record, mas maganda. Okay din yung ganyan na mag-stay ka sa isang featherweight tapos hakutin yung belt. Kung kaya ko. Di ba? O, kung kaya so, matalunin lang. Pwede rin. So para sa'yo, mas pabor ka dun sa akyat ng division kesa hakutin yung apat na belt. Okay. Pang welterweight eh. Palaki. Okay. So, sayang, mayroon yung pagiging undisputed. Ang pagkakaalala ko kasi si Flash Elordi lang yung naging undisputed. Pero, back then, dalawa lang kasi yung title. WBA at WBC lang yung hinawakan niya. Kaya sa modern day era, parang hindi siya makonsider na undisputed na champion. So, move tayo sa sunod kong tanong, Mark. Kung magkakaroon ka ng isang mega fight, kasi alam naman natin, kapag lumalaban si Senator Manny Pacquiao, di ba yung tapos kalaban niya, halimbawa Mexican, alam mo yung Mexico, dinadala nila yung mahusay na mga awit nila para kumanta ng pambansang awit nila, tapos si Manny Pacquiao dadalin niya yung pinakamahusay din natin na mga awit. So kung ikaw magkakaroon ka ng mega fight,
Sinong mga awit ang gusto mong umawit ng lupang hinirang? Ah, si yung bata ang kumantang San Leo na si Ella, yung bata. Hindi, Pilipino. Ay, ayun yun yung ano, yun yung gusto mo. Ah, okay. Sensya, hindi ko kasi siya. So, yun yung gusto mong kumanta ng lupang hinirang para sa laban mo, Mark. Nepal. Elanin pa. Oo, yung pangalan, Elanin. Okay. Magaling yun ba? So, Mark, itong isang tanong ko, kasi tuwing nakikita kita, naalala ko si, ano, yung singer na si JR. May, bukod sa akin, may nakapag... Sabi na ba sa'yo, nakahawig mo si JR? Dati, sir, dati. May nagsabi sa'yo. Di ba may kamukha ka? Ganun. Singer ka ate, ganun na naman. Ito, sabi ko. Yeah, yung pa din yun eh. Oh, yung nagsisimikalbo yung buho. So, bukod sa akin, marami na rin nakakapansin. Oh. Nakahawig mo si JR. Mahal ko din daw eh. Hindi ito. Oo, oh, yun. Yung talaga, kahawig mo talaga siya eh. May mga angulo talaga na kahawig mo siya. Kaya tuwing napa... Oo, yun yung panga. Kaya tuwing nakikita kita siya, inaalala ko. So, Mark, maraming salamat sa konting oras mo sa akin. Thank you. Malaking bagay mo na 100% ang suporta ng BCCP para sa'yo. Mabuhay ka, amigos. Maraming salamat yung lahat. Thank you. Sir Pao, ikaw na. Okay, pare. Nakapreno ka na. Sure ka na, okay na. Okay na, okay na.